Mga kalangis, ito po may simple lang po akong ide-demo. Ito ay para sa mga baguhang mekaniko, mga beginner. Ngayon, pati na rin sa mga nakakaunawang maggawa ng isang preno, tulad ng mga driver. Marunong na po silang magkalas. Marunong na po rin silang magkabit. Kaya lang ho, may tamang paraan ang pagkakabit ho nito. Lahat ho yan, ultimo spring at posisyon po ng brake shoe at pati po posisyon ng piston, iyan po lahat ay may tamang pagkakabit. Hindi po porke kinalas na natin na ibalik natin, yun na po yun. Tara mga kalangis, ipapakita ko po ito sa inyo. Ito naman po ginawa ko. Ito para makatulong sa atin, sa inyo, sa mga beginner. Huwag ho kayong magtatampo sa akin at ito po ay malaki may tutulong sa inyo. Ngayon, tara mga kalangis at inyo pong tingnan kung paano gawin at pakinggan po ang aking paliwanag. Ito na po. A few moments later. Ayan na mga kalangis. Napalitan na po natin siya ng mga wheel cap. Nalinis na po ang loob dahil kanina ay stock up. Ngayon may mga wheel boots na rin po siya. Hindi na po papasok ang tubig sa loob. Ayan, pati po bearing niripak na po natin. Ayan, binago na po natin ang mga grasa niyan. Ngayon may katanungan po tayo. Abos ito, pakiganyan, pakitutok lang boss ng kaunti ron at para ipakita natin sa kanila. Ito pong brake shoe may dalawang posisyon. Ito pong kabilang dulo ay makitid at ito naman pong isa ay malapad. Bakit nga ba malapad? Kasi ito ang tumututok dito sa piston na walang adjustment. At ito naman makitid na to, dito naman ho siya nakatutok sa may adjustment na piston. Ngayon, karamihan ho kasi, bakit daw naninikit ang preno nila? Ano bang dahilan ba't naninikit? Nalinis na po yung mga wheel cylinder, napalitan na ho ng mga guma. Ngayon, bakit daw ho naninikit? Ito isang katanungan na pinagmumulan ng paninikit ng preno. Marami yung dahilan ng pinagmumulan ng paninikit at dumidikit ang preno. Marami yung dahilan yan. Pero isa ho ito, kung halimbawa gumalaw kayo ng isang gulong, nilinis nyo ang preno. Nung nilinis nyo, hindi pa naman ho siya nadikit. Nung ibinalik nyo, dumikit na ho. Saan ho natin kaya pagmumulan? Ito, for example. Kung mapapansin ho natin to, itong piston na walang adjustment, may party ho siya dito sa banda rito sa labas, medyo makapal. Ngayon, itong inuupuan ng brake shoe na to, yan, dito po nakaupo ang brake shoe. Dito sa banda tabi ito, sa banda labas, medyo makapal ho. Kailangan dyan ho ilalagay yung makapal. Dito po sa loob, ay pantay lang po siya. Nakikita ba ito? Kita, yan. Ayan, ito ho, pantay ho ito. Ngayon, kung susundutin ho natin ng screwdriver, hindi ho papasok to. Bakit? Medyo makapal ho itong likod na to. Bakit ho siya nila dyan ang makapal na ganyan? Unang-una, sa mga ekspertong mekaniko na, talagang alam na ho nila yan. Ito po pinapaliwanag ko sa medyo baguhang pamekaniko. Kasi may tumawag ho sa akin, nang nagkabitro ho siya ng lining, batro na dumidikit na, nag-stack up.
malayo na adjustment, nag-stack ka pa rin. Ito, pag inapakan ho natin ang preno, aangat ho ito. Pag angat ho nito, kung sakali po na itong mababa na to, ikutin natin, no? Ayan. Halimbawa po, itong mababang parte nilagay natin sa labas. Ayan, ha? Ayan, inilagay po natin yung parte ng piston na yun, yung mababa. At yung makapal nilagay natin sa loob. Ito yan. Pag inapakan ho natin ang preno, dudulas ho yan. Wala hong pipigil sa kanya, wala hong siyang stopper. Kaya ginawa ho ng isang nag-assemble nito o nag-invento ng isang preno, kaya ho may makapal yan, para ho yung makapal ay sa labas, para po pag inapakan natin, hindi po siya tatakbo. Bagkos, naglalaro lang po siya, medyo papasok pa rin. Ayan. Kung naintindihan niyo po, ayan o. Dudulas po siya, pabalik sa pwesto niya. Kaya itong posisyon na to ay medyo pabilog po siya. Hindi po siya pantay. Ang pantay po ay itong maliit. Kasi ito po, itutulak lang po siya ng ganyan. Ngayon ito, kung pareho siyang pantay, hindi po maglalaro ang breccio. Ayan o, kung mapapansin nyo, ayan, pag inapakan ho natin, ayan o, oh, nag-i-slant ho siya. Pero hindi ho siya aalis doon sa posisyon niya. Iyan ho ang dahilan kung bakit makapal ang kabila at manipis po ang loob. At kung bakit naman po pantay doon, at kung bakit naman po ito ay medyo pabilog ang hubog. Oh, ayan po. Ngayon, pagdating po dito sa spring, ito pong ating spring, may parte na mataas ang pagkakarulo. At meron naman pong parting medyo mababa ang pagkakaikot ng spring. Ayan, mapapansin nyo po, ito po mataas, ito mababa. Bakit nga ba ganitong design ang ginawa? Kaya ganitong ginawa ang design, ito yan. Ito pong maiksing spring, kailangan po, dito po siya nakatapat sa may adjustment. Kasi waso na ito yung nagkabaliktad, itong spring na ito ay tatama rito sa may adjustment. Pag in-adjust ho natin, mahirapan na ho tayo kasi nakakalang na ho rito sa adjustment niya. Kaya kailangan ho, itong maiksing spring ay dito po siya sa may adjustment. Ayan. Kung mapapansin nyo po. Ayan na. Ide-demo ko po sa inyo. Ilalagay ho natin tong makapal na spring. Ayan. Ah. Napapansin nyo po. Hindi po pwede yan. Kailangan ho, itong mahabang spring ay nandito. Ayan. Ayan. Nakita nyo po. Eksakto po yan. Hindi po tatama rito sa adjustment. So ngayon, baliktaran ho ang may adjustment niyan. So itong manipis ay doon naman sa may kabila. Ilalagay na ho natin ho. Ayan. Ayan, ilalagay na ho natin. Ayan po.
Tsaka kailangan, no, ang spring nito ay nandun sa loob. Huwag niyong ilalagay rito sa labas. Pag inilagay ho natin itong spring dito sa labas, ang mangyayari niyan, itong brake shoe ay tatabo papunta rito. Lagi ho nakaganyan ang brake shoe. Huwag ho natin kakalimutan yung ating mga lock. Akin na yung flies. Hindi na makita yung ayun sa ilalim. Kapeng asan ang isang plies? Wala ba yung mechanical? Maganda sana yung mechanical. Yan. Kulang na isang yero to. Andito pala. Ayan o mga kalangis. Pag naikabit na po natin siya, linisin po natin yung brake shoe, punasan natin, tapos kuskusin natin ng kunting liha. O, ayan po mga kalangis, kung paano magkabit ng brake shoe. Ito po eh, sa mga bagwang mekaniko lang o sa mga driver na kung sakaling medyo nakakaintindi ng maggawa. Ayan po mga kalangis, sana po huwag niyong pagsawa ang panoorin ng aking YouTube channel. Ito po'y para sa inyo rin naman. Marami pong salamat at hanggang sa muli.